Hello, welcome to another video na naman. At this day, Saturday, May 8, 2021, then nasa Manila tayo. At sana makaayos. Para sa mga gustong sumali, kung hindi nyo mapapansin, diba? Member tayo ng Taugamap eh. Oh, Triskelion yun ng Grand Fraternity, which is for almost 1.5 decade na. Then para sa mga gustong sumali, tapusin niyo tong video na to at para makita niyo yung proseso talaga ng tamang pagsali sa Taugamap, kasi dumadami ngayon yung kaloro. Ito lang masasabi ko sa publiko. Fraternity 101. How we recruit and how we survive. Siyempre, gaya ng ibang organization, ang pagpasok sa frat ay hindi basta-basta yan eh. Yung tipo bang, boy, sali ka sa amin. And then pag sumagot ka nung oo, kasali ka na. Hindi yun basta ganun. There are series of trials na dapat mong pagdaanan, but unlike typical organization, hindi kami naniningil ng registration fees, tumitingin sa physical. Wala kaming pakialaman kung magaling kang kumanta, mataba ka, o payat ka, walang ganun. Kung mahirap ka, mayaman ka, bobo ka, o matalino ka man, magaling, samat o hindi, etc. Mga ganyan. Hindi naman masyado yung big deal. Real talk, walang certain qualification sa parat na ano. At why? Siyempre, magtatanong ka why walang qualification. Sorry, medyo ano eh. Nagising ko lang. Sumama lang akong magpa-laborator dito sa may SM San Lazaro. Tutok natin. Dahil kung may weakness ka, huhubugin ka ng prat para ma-overcome mo ang iyong weakness. If you have the strength, traits, and attitude, the prat will enhance that strength. Simple. Simple. Sa prat, there is always a progress. Dalawa lang importante ugali ang dapat na dala mo pagsasali ka sa prat. Kaya nabubusin sila. That is, syempre, yung courage mo. And willingness, yung dapat desidido ka to serve, to change, to contribute, etc. Sa mga ganun, ikaw yung magko-contribute, hindi yung gagawin mong sumbungan yung brat para maging matapang ka. Hindi ganun, dapat ikaw yung magko-contribute, ikaw yung magpapakita sa parents mo, sa pamilya mo, na tama yung pinasok mo. Kasi guided ka na ng mga rules. Which is more on makatao at para sa lahat. Ganun naman yung mga malalaman nyo kasi yan pag napasok nyo. Kaya kung na-experience mo nung college na na may lumalapit sa'yo, then simply ask, boy, sali ka sa prat. Sound easy, right? Well, I think not. Let me tell why. Nung college kami, sa Philippine State College of Aeronautics, kilala na yung Taugama doon. Dahil na ng time namin. Way back 2000 to 2011. 2011, hanggang doon ako. Hanggang ganun taon ako. Talagang kilalang kilala. Kusa silang nagsisipasok, pero minsan nag-iwan kami ng mga application forms sa registrar mismo. Pero ito yung proper na recruitment sa, ayaw ko kasi kasi meron na sa mga labas, sa mga community. Pero yung proper na recruitment talaga yung mga nasa college base, or yung mga may mga makikita mo yung potential ng mga gustong mag-aral. Kasi nandito tayo para
mag-improve, hindi yung para tumigil. Yung iba sinasabi, ba't di ako nakapag-aaral o ano, yung mga ganun. Hindi yung dahilan. Hindi dahilan ng kahirapan sa pag-aaral. Kasi pag gusto mo talaga mag-aaral, gagawa ka ng way. Working student ako noong college, kaya di ako naiiniwala sa mga ano, mga di nakapag-aaral. Di totoo yun. Ito yung procedure, back time. How we recruit. Yung number one, syempre, yung scouting. Nangyayari ito usually in the opening of the semester. Usually, diba, ano, yun nga, nalapit yung mga pratman sa mga freshmen and they invited politely. Walang pilitan kung ayaw, walang harassment, walang ganun. Pero hindi lahat ng estudyante ay inaalok. May mga potential lang sa tingin ng pratman, although there is some cases na voluntary, but it is different topic. And if you say yes, then syempre we proceed to step 2. Yung ano, kailangan para sa akin yung willing mag-aral, kasi yun yung future nun eh. Pag may mga natapos tapos nakikita ng mga estudyante maganda yung pinaso, parang ano siya, anong tawag dun, domino effect. Maganda yung mga next generation. Hindi siya matitibay. Siyempre, then nag-proceed nito sa step 2. Fill out the application form. Meron kami application form ng college. Ewan ko, yung iba ang parat kung nag-application form pa. Like any other organization and clubs, may application siyempre. You cannot proceed to the next step without this. At wala po itong bayad ha. Pag may bayad yan, di entrat. Biktima ka na budol-budol na. It's a typical form. Name, nickname, address, contact number, motto, etc. etc. Buti nga may contact number na ngayon eh. Dati kasi walang contact number eh. Although, ilan lang kami dating may cellphone. Smart, Club, wala pang talk and text sa atin, saka TM eh. Way back ano lang yun ah. Mga 2005 to 2010, mga ganyan. Ilan lang yung may cellphone nun, pero may mga ganun na siya. Walang, puro landline pa nun eh. Yung maikitext ka pa sa parents mo pag nabusang ka ng load. Yung imi-message mo yung ano, alam yung mga batang 90s, di ba? Imi-message mo yung ano, imi-message mo yung, experience ko lang ta. Imi-message mo yung katext mo, uy ano, si ano to, si Hamilton to, ganyan. Pero huwag ka dito mag-reply, number nila mama. Ito nakitext ako, wala akong load. Hindi naranasan yun ng mga ano, bata na ngayon. Kasi wala na, hindi naman din gano'n talaga uso yung load ngayon. Dami ng pre, napak-message, like social media, dami na messenger, IG, Twitter. Wow, sounds pa more. Hindi talaga sa Maynila, eh. Di ba, mga Bisaya, ano eh. Oh, daming ano eh. Makamotor tas sa last na sounds. Simple lang, fill up ka, then sign. Ganun lang dati sa application form. Andali, no? And then, tcharan, insert, palakpan. You are now a member of Omega Kappa. Congrats. Hindi, joke lang. Seriously, taas isang kilay. Kailangan lang. Iisipin mo ganun kadali. Hindi ganun kadali yun. Application form pa lang yun eh. Proceed tayo sa number 3. After an application form. Siyempre, ano, i-interviewin natin yan. I-interviewin ng mga member. Mukha lang madaling sagutin ng mga tanong dito actually. Pero ano, mga tipong pang Mr. Pogi. Ganun lang. Pero lahat ng itatanong dito at ang sasagot mo ay nakabase sa pagkatao mo. Ito ang batayan kung magiging good, bad or best ka na ano, magiging pratman. Pratman ha, hindi tao. Question like, bakit mo gustong pumasok sa amin? Yan, mga usual question. And answer like, dahil gusto ko na may mayabang na boses, dahil yung kaibigan ko ay member nyo, na may naiyang boses, mga ganyan. Yeah, pas, pero ano, masigay mo. Dahil curious ako na may walang pakialam. Walang pakialam. Dahil gusto ko na mambugbog pag mainit ang ulo ko.
Mga ganun. Maling mga sagot, pero usually yun yung mga sinasabi nila. Check pa rin yan. Dahil gusto kong makatulong at maghanap at ang pagbabago at maniniwala ko ng fraternity ang susi ng mga adikain na iyon. Thank you na may malambing pa na boses siya nung sasabihin niya sa Baykaway. Hi. Walang mali sa tanong. Sa interview na ano, lahat yan opinion mo at pananaw. Parang ganun, lahat ng husali. Kanya-kanya opinion sila. Pero ano, di yan sila magbe-base kung makakatulong ka o magiging sikat ka lang ng sa magiging sakit ka lang ng ulo sa prat. Hindi lang yan ang mga tanong. Marami pang ibang mga tanong na akala mo simple pero ang totoo ay pambasa ng pagkatao. Sa stage na ito, out of 100%, nag-fill up ng perm. Close to 15% ang hindi makakarating sa next step. Nga ganun. Why? Isang malakas na sigaw. Why? Bakit? Hindi porket nag-fill up ka ng application form, pasok ka na. Sa prat. Prat ang pinapasok mo, baby. Babies. At we have standard to follow. Habang ini-interview ko, tinitignan ng mga master and ang mga gestures mo, syempre, yung mga galaw mo. Paano mo dali ng sarili mo, hindi dahil trip ka lang nilang hindi tanggapin, kaya ganun. Kung maangas ang dating mo sa interview pa lang, tingin mo tatanggapin ka pa kaya. Pero maganda sa akin yung maangas. Nag-apply pa lang, mala dyan regala ka na sa pelikula. Magasta. Magiging sight ka lang ng ulo in the future. Next step. Next step tayo. Pangatlo, background checking. Verification stage lang to sa lahat ng sinulat mo sa application from application form. Sayon, walang hassle naman. Yung totoo ba yung mga sinasabi mo doon? Tapos wala ka bang mga sakit? Ganyan. Proceed tayo sa step 4. Magkakaroon tayo ng syempre may mga procedure tayo na hindi na nasasabihin, like yung mga ritual, mga ganyan. Basta pang-apat na gagawin, magsiservice na tayo, which is paninilbihan, tagasilbi o marami pang term dito sa trial na ito. In this stage, mostly nauubos ang mga recruitment from 85% down to 45% max. Mahirap magtsaga ng isang semester utusan ka. Tapos sa bahay nyo, di ka nautusan. Diba? Ang proper na pag sa service is sa amin, kailangan mo mag-accumulate ng 300 points. Halos isang sem yun. 300 points, which is a day, pwede ka lang magkaroon ng maximum na 10 points. Yun yung standard. Ha? Maximum 10 points lang a day. Which is, kung araw-araw ka magsiservice, pati Sabado, Linggo, meron ka lang 30 days. Tapos, yan, bahala na yung mga master kung hanggang ilan yung kaya nila ibigay na points. Pero 10 points lang per day. 300 points or 45 days. Yan yung mga yan yung mga binubuno para pumasa ka sa pagsiservice. Pinagsiservice ka hindi dahil sa neophyte ka o hindi dahil sa binubuli ka. It's a part of discipline and it's beginning of the stage na unti-unti kang hinahasas ng prat to be the next leader. Kasi syempre, dun makikita yung dedication mo at yung kagustuhan mo tumulong sa iba. He who cannot be a good follower cannot be a good leader. Diyan mo masisimulan, mautunan ang mga traits at values na magiging importante sa buhay mo pagdating sa araw-araw. And tapos na isang sem, nautusan ka, at minsan, madalas nga eh, umbuyan, I hate this part, pero may tinuturo pa rin itong values sa'yo.
Di ako masyado kasi pala utos nung college ako. Inuunggoy ka yung mga ganyan, asa ng values dun? Sabay-sabay sigaw ng mga critics ng mga Pratman, di ba? Pasensya kaibigan. Kailangan mo ng patience. Isa sa mga importanteng attitude para umasenso ka sa buhay is pasensya. Dahil sa panggagago at mga utos na malapala isipan ng mga master, wala kang magagawa kundi ang sumunod at gumawa ng paraan para matapos ang task mo. Sa loob na isang semester, I am pretty sure na hahaba talaga ang pasensya mo. Noong time namin, may puno ng mangga sa loob ng tambayan. Papahanap sa iyo yung biyudang langgam habang nakayakap ka sa puno ng mangga. Na yung langgam doon, mga hantik kung tawagin, yung malalaki. Yung hahanapin mo yung biyudang langgam doon habang hinakagat-kagat ka na. Tapos pinapadangkal pa namin yung court, pati yung campus. Yung old campus pa yon, yung sa Manlunas. Parang nagbabalik siya. Medyo ano ako sa araw, kaya medyo nemating. Patience is virtue. Akala mo tapos na ang masalimuot na stage. Let's proceed to the next stage. Hindi pa yung tapos doon. Sabihin ng iba, meron pa, quit na ako. Nagagad mo ako. Meron tayong pang number 5. Yun yung initiation rites. Who? Sounds scary. Ayan, parang natakot na iba pag narinig mo to. Well, bago ka matakot at panghinaan ng loob, isipin mo muna yung step 1 to 4 na natapos mo na. And out of 10, which 40%, apat na lang kayo natitira. Minsan ganun pag nihiyo ka. Apat na lang, tatlo. Ayaw ka pa ba? Siyempre tuloy na natin to. Mostly maraming gusto nang bumitaw sa stage na ito. Kaya lang, ini-encourage na lang sila ng kasama nilang mga neophyte. Tol, walang iiwanan. Tapusin natin to. Kung saan nabubuna ang friendship. Siyempre, kaibigan mo na yung mga kabatch mo. Kaya mostly, hindi lahat ang magkakabatch sa prat ang mga tumatagal at tumatatag ang friendship. Dahil sa mga trials na dinadaanan nila sa prat. And I'm telling you, they are the one who respect each other dahil alam nila ang bawat capabilities ng bawat isa dahil nga sa mga trials na dinaanan nila. Oy, magkakabatch. Ahoy mga kabatch ko, si Jose Manuel Batan, si Noxie at si Alvin from Flower Power. Masawa kayong mga ano namin. Pero kami hindi, magbe-best friend na kami. Meron kaming si Alvin, hindi namin siya ganun kaano. Pero pag nagkikita kami, matik yun. Kasi kabatch namin siya, matik na Imagine, nasa isa kayong kwarto, nakapiring, walang pilitan ito Kung gusto mo mag-quit, go. So be it. Na mga kapwa mo ni fight. At bawat hampas ng paddle sa taas ng iyong binti. Example, full swing, capital, to be honest at all times, etc. etc. Sa bawat palo at hampas, sa bawat sakit at update, lahat ng yan, hindi mo lang tatandaan kundi isa sa puso mo. At lagi mo isa sa buhay. Ngayon, bakit nga ba may palo pa? Ang palo ay ang magpapaalala sa'yo sakaling malimutan mo na sakaling pagdating ng araw at naliligaw ka na pala ng landas na ating nataha. Maalala mo ang hapdi at sakit ng mga pagpalo. Siyempre. Maalala mo ang principles at doctrine ng Prat. Ang layunin at mga tinuturo sa'yo ng Prat. Paddle din ang nagsasabi sa'yo na ang pinasukan mong buhay na hindi madali at habang buhay mong paninindigan. Paddle din ang magsasabi na kailangan mong mahalin ang prat dahil sakit at hapdi ang pinuhunan mo dyan. Lawakan mo ang isip mo, syempre. Ang initiation ay tradisyon na ang intensyon ay hindi manakit. Mababaw na pananaw yan sa utol lang.
Ang tunay na intensyon nito ay patatagin. Patatagin ka at ihanda ka sa hamon na darating sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kaya karamihan ng mga professional businessman, executives, politician, soldiers, policeman, and successful individual mostly ay galing sa Pratt. Dahil nasa sila sa Pratt, mayroon silang decision making na may ingat na pinag-iisipan dahil alam nila ang consequences in the future. Sa Pratt, for every mistake, there is always a consequences. At lahat ng pagkakamali mo, pwede lang magpapaalala sa'yo dahil may disciplinary action ka. And then, natapos na ang initiation rights, and unti-unti mo nang tatanggalin yung piring mo sa mata, syempre. Pero madami pa yun eh, hindi nang natin sabihin lahat. Sasabihin sa'yo ng mga Brad. Brad, welcome sa Pratt. Nakangiti na sabihin sa'yo ng mga Brad yun. Sabay mahigpit na pagkamay at pagyakap. At last, tapos na, di ba? Brotherhood forever awaits. Doon pa lang magsisimula yung buhay Prattman mo. Number 5, ritual. Ito ang magsisilbing identification ng Pratt. Ito ang sign ng allegiance mo sa isang Pratt. Meron guys na optional ang rituals, pero asahan mo hindi ka kakamay ng iba mong mga Pratt. Lalo na yung mga traditionals. Pero yung feeling na tapos na ang initiation rite, panis na sa'yo ang ritual. 3 days magaling na yan, but forever you are proud because you have won. 3 days nakakalakad ka na kasi mga 1 to 2 days pa ikay kakapay. Pero mga halos isang buwan mo pagagalingin yung pasa mo. Yun ang totoo nun. Graduation rights. Hindi lahat ng Pratt may ganito. Mga exclusive Pratt lang o yung mga Pratt na mga bigatin or depende din sa Pratt kung ano ang tradisyon nila. Sa amin, pinapakain lang kami ng mga sarap pagkatapos. Pero bawal kumain ng tubig, syempre mamamatay ka nun. Hindi naman basehan ang garbo ng handa at garbo handa sa prinsipyo idea ng Pratt. Optional lang naman ito dahil dito mo makikita ang mga naging alumni, sikat o hindi o may mga posisyon. Konting speech, tapos inuman, kamustahan, pakilala sa mga bago, etc. Mga ganun. Natutumba yung camera ko eh. Tapos parang malabo siya. Dami siyang gasgas. And finally, master ka na din. Hindi perket master ka na ganun na agad kadali yun. Marami pang may orientation pa, pagtagal. Always try to be a good fratman, number 7. Hindi dahil sa master ka na, yes, gaganti na ako sa mga magiging niyo ko. Now you have the big responsibility to face. Responsibilidad mo na isabuhay ang principle at bylaws ng Pratt. Tenets and code of conduct. At akayin ang mga susunod na neophyte at mga new generation sa tamang landas na tinahak mo ngayon dahil inakay ka ng Pratt. Gabayan mo sila gaya ng paggabay sa'yo ng Pratt. Lagi mo silang paalalahanan na may responsibilidad sila sa kanilang sarili. Sa Diyos, sa kapwa at sa tao, sa bayan at sa siyempre sa pamamahal mo sa buhay, sa pamilya mo. Ipakita mo sa kanila na tama ang iyong pinasok. Hindi lang basta magsusot ka ng frat shirt. Hindi ako natutuwa sa mga susot ng frat shirt tapos tumatambay, umupo sa kalsada o nagiinom. Magandang magsuot lang ng frat shirt kung may okasyon na patungkol sa kapatiran at kung may project para makita ng mga karamihan na maganda ang ating ginagawa. Hindi yung basta nagpa-pratshirt yung ginagawa mo pang bahay. Mas maganda rin na huwag magsuot ng pratshirt na t-shirt, pero kalayaan natin yun. Yung magandang pratshirt, yung mga polo shirt or mga pin lang na nakalagay sa kotin tayo, maganda pag mga ganun, formal tayo. And this is how we recruit and how we survive. Sana na marami kayong tutunan dito sa video na to. Medyo nauutal ako pero nagla-drive kasi ako tapos patigil-tigil ako. Pero maraming salamat dahil nag-stay kayo. Ang masabi ko lang, no pain, no gain, brother. Kaya sa mga kolorum dyan, paalala ko lang sa inyo, hindi basta-basta maging Prattman. Sa mga kapatid ko, Tau Gamma P, I'm proud to be a member of Tau Gamma P. I'm the member, isa akong triskill yun. From Papka Pilska Chapter, and ang T6 ko ay Signal Boundary from Taguig Council, and sana mapanood to ng iba't ibang brad pa at ng publiko, lalo na ng mga kamag-anak natin na hindi basta-basta pumasok sa kapatiran. Ito ay
syempre sacrifice to. Tayo yung magsasakripisyo para sa kapatiran. Hindi tayo yung sasamaan loob kung tayo yung hindi matutulungan. Gaya ko, marami akong na-experience. Meron akong brad na nag-invest kami ng malaking pera para sa gasoline station. Then in-stapa kami ng halos 2 million, tinakbuhan lang kami. Marami rin nagpasama ng loob ko. Meron akong ex na sis naman, which is ayoko talagang patulan dati. Ayoko talaga ng sis ko, ng mga related sa prat. Pero alam mo yung ginagawang ka na ng kwento, yung mga ganyan, para lang sirain ka. So madami rin ano ngayon, tumatanda na lang, mga gumagawa na ng sarili nilang way. Basta ang masabi ko lang, tenets number 1, or principle, initiation, and tradition. That's